Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Miyerkules ng gabi po ngayon, mga kapatid, at syempre ito po ang Juicy. Magkakasama kami ni na Icy Mendoza. Laging isang malaking karangalan ang makasama Direct Joey Villarreal. Magandang gabi. Okay. At syempre, nagmumura na naman ang kanyang Quintas Chalalay. Isang malaking karangalan din na dapat ang at syempre, mas malaking karangalan ang pagbabalik na makasama ang aming TS I Love You Princess, Alex Gonzaga. Mas na-miss ka namin. In Sako outfit. Oo. Very Sako. Okay, pero bagay. Kaya pala natapo ng bigas niyo sa house. Tinuha mo. Ewan ko sa'yo. So, showbiz feed. Okay, ito na ating showbiz feed. Nawala lang ako ng dalawang araw. Naka-showbiz feed na ulit tayo. Kasi nisira ang kanya. Wala. I never do that. Nice. I never. Alam mo, before you cried nung nawala ako ng Monday, Tuesday, parang the one before. With the other person. Okay. Pero pinagsisisiyan na niya. Oo, oh, ayan, tignan mo. Oh, ganda ka dito. Okay. Ba't ikaw laki sausaw ka? Tama na! Sige. Tama na? Mag-move on na tayo lahat. Pina-plan siya. Lalo na siya. Oh, lalo na siya. Okay, go. Ito ang ating unang show is feed. Pinaplansya na ang gusto. Ang gusto. Pinaplansya. Pinaplansya na ang gusto kina Motherly si Mother at Governor T.R. Ejercito na ang dahilan ay si Carla Abellana. Ito yung pelikula po. Yung kontrata ni Carla Abellana at ang pag-promote ng Aso Salon, di ba? Hindi nga daw pwede mag-promote si Carla. Ayaw ni Mother kasi kinumpara niya si Carla kay Marian Rivera. Okay. Bakit si Marian gumagawa sa ibang produksyon? May respeto sa akin, kaya hindi ko minamasama. Ito daw ay kakulangan ng manager naman ni Carla na si Arnold Degafria. Ginawa ang pelikulang Asyong Salonga nang hindi man lang binibigyan ng respeto si Mother Lily. Humalik si Governor ER kay Mother. Pinadampi naman niya ang bibig ng gobernador. Pero pinadampi. Marespeto niya pinadampi. Pero gumano siya. Let's just talk later. Ay, akala ko nang dumampi. Pero anyway, actually, isa yun sa baon. Baon ko dapat yung peresingit ko na rin. Ang Asyong Salonga ay rated A ng Cinema Evaluation Board. So, bonggang-bongga yung pelikula. Kasi naman na direksyon ni Ticoy Aguiluz. Yes, sa yes. Naman! Ang katanungan ko, sino ba nagka-problema dito? Si Carla ba? O yung manager talaga ang dapat humingi muna ng permiso? Siyempre, direct, may bibigay natin yung pag-uulang sa manager. Mm-hmm. Kasi ang artista ay sumusunod lang naman sa kung ano ang sinasabi ng manager na pinagkatapos. At saka baka mamaya sinabihan pa ni Arnold, ay pinagpaalam ko yung kay Mother, okay na yan. Pero, kasi ang balita, taas ng PM. Oh, times 3 daw. Sure. Times 3. Pero yung sure. Asyong Salonga po talaga, alam nila na for Metro Manila Filter. No, kasi may issue yata yan eh. Dahil originally hindi na yan nakapasok. Dapat kay Robin Padilla. Kay Robin Padilla. Nung nalaglag yung kay Robin, pumasok ito. Kaya ito ngayon ang naging issue, hindi ba? So, at sila siguro kasalanan. At sila tagagana pang ito direct. Isa lamang ang pangarap ni Governor ER. Mag number 3 daw ang kanyang pelikula sa film. Pati na yung number 1 and 2. Alam naman natin na ito ng ina mo siya kapanday. May house husband. House husband. Nagtay kayo doon. One and two. Talaga inyo yan. Yung tatlo yung kasal-kasal. And meron, may shake ba this year? Meron. Actually, magaganda ngayon yung mga pagpipilian. Very, very exciting. Day to day tomorrow. Oo, ang dami. Very, very exciting. Ay, ang ganda ng mga pelikula. Grabe. Hay nako, sa lahat po ng kaganapang ito, ito na po ang pagkakataon para silipin natin ang mainit na issue. Dito lamang po sa ating bigating Express Pasabog. Express Pasabog Top 5. Jericho Rosales, handa na nga bang umibig muli? Bagong inspirasyon, nakilala na. Kasabay ng kanyang pagbabalik pelikula ay isang pag-amin ang ginawa ni Echo kamakailan tungkol sa estado ng kanyang buhay pag-ibig. Ayon mismo sa magaling na aktor, ay isang non-showbiz girl daw ang nagpapatibok ng kanyang puso at ito rin daw ang tumatayong inspirasyon niya sa ngayon. Kaya naman ang makaharap namin siya sa Grand Fresco ng Metro Manila Film Festival entries ay agad namin siyang inusisa tungkol dito. Hindi ko lang masyadong kinukwento dahil ayoko nang matabunan yung mga ginagawa kong projects. Alam mo naman, di ba? So, there's going to be a time para pag-usapan natin yung love life ko, parang ganun. Yung buong 15 years naman ng aking buhay, open book talaga lahat yan, di ba? So, this time, siguro pag ano na lang, pag Valentine's Day.
Express Pasabog Top 4. Jasmine Curtis Smith, ayaw tularan ang kapatid na si Ann Curtis? Next year na ang first major solo concert ng kapamilya star na si Ann Curtis. Kaya naman excited na ang lahat, lalo na ang kanyang little sister, ang TV5 princess na si Jasmine Curtis Smith. Pero kahit aminado si Jasmine na happy siya para sa kanyang ate Ann at suportado niya ito, very vocal naman siya sa pagsabing hindi niya kakayanin na tularan ang ambisyon ng kapatid. Parang ayoko magka-album, nakakahiya. Hindi ko kaya yun, hindi pa ganun kalakas yung fighting spirit ko katulad ni ate. Maybe one day, di ba? Pag mas makapal na yung face ko. Makapal ang face ng ate? Hindi naman, pero sa singing lang yun. Di ba? But I love you, ate. Don't get mad. Welcome back, mga ka-freshness. Tweet, tweet, tweet. Sabi ng mga artista humihirit, sabi pinag ng juicy tweets. Ngayong juicy, what's ano daw? Ito. Sabi niya, thank you world for making me a happy girl. You gave me more than I asked for. I am blessed. I am grateful. Sino galing itong maligayang babaeng ito? Galing kay Pauline Luna. So masaya-masaya siya ngayon. Dalawang bagay, sabi nga ni Direk. Una, baka nga totoo na may nagpapaligaya sa kanya na isang bossing Vic Soto. Yes. Pangalawa, baka maligaya siya dahil nire-respeto ng mga reporters ang pananahimik niya. Okay. Diba? Yes. And kung ano man nangyari kay Pauline, masaya siya. Go. And pangatlo, masaya tayong maligaya siya. And pangatlo, parang mas gumanda siya. Yes. O di dapat maging maligaya tayo dahil meron tayong isang kasamahang maligaya. Maligaya. Diba? Yes, Direk. Ma-tweet nga yan, I'm a happy girl. Yes, okay. Ito sabi naman ni It's Me Mariel T, a.k.a. Mariel Rodriguez. Sabi niya, ginusto ko ito, di ba? Haha, go Koracha, go. Ayan. O, di ba ligaya pa rin siya? Trabaho din. Ang babaeng walang pahinga. Yes. Oo. Naku, isa siya direct sa nagbibigay buhay talaga sa real time big time. Taas ang energy ng babae. Taas, grabe. Parang siyang laging nakaano ng katol. Di ba? Sobra talaga, oo. Eto po, eto naman ang aking baon. Medyo may pagkadelikado ito. Pero kalat na kalat ng issue na susulat na sa mga tabloids, pinag-uusapan po ito ng pamulong at lantaran. Maling-mali po yung kwento na si Beth Tamayo raw, isa natin kasama sa industriya, ay nasa death row po sa China. Ay, hindi totoo hindi yan. Hindi po yan totoo. Walang-wala pong katotohanan yan. Nananahimik po si Beth Tamayo ngayon sa Amerika. Sa New York, huh? Yes, nagtatrabaho. At ang kanyang ina, nakakausap namin. Diyos ko, maitatago ba naman sa atin yan kung sakali? At talagang hindi po totoo. Wag tsaka ba naman death row? Ano eh, kasi daw. Kasi di ba may mga lumabas sa chismis yung mga Pinoy na ginamit na drug mules sa papuntang China? Pero hindi siya naman siya kasama. Pero hindi siya kasama doon. Alam mo, ika-clarify ko yan dahil si Beth ay kakilala ko. At yes, may regular communication ako sa kanya dahil yes, isa kong kaibigan ay kaibigan din niya doon sa Luna na yun sa Amerika. Yes. Hindi po totoo yan. Tantanan nyo na po ang mga ganyang uri ng mga pananalita dahil napakalayo niyan sa katotohanan. Yes. Masaya siya ngayon. Yun ang masasabi ko. At magandang maganda pa rin. Sobrang ganda niya. Direk, aminin mo, totoo. Ikaw, hinahawakan mong magaganda at hindi gaganda ang mga personalidad. Pero di ba si Direk, si Beth, napakaganda. Maganda ang kanyang mukha at kasing ganda ng kanyang kalooban. Kalooban. Dahil sa lahat ng pinagdaanan niyang experience, nakikita natin yung maturity niya at galing niya. So maging leksyon yan sa'yo, Shalala. Ay! Okay. Bakit naman si Shalala ang iyong pinag-discutan? Dahil ang kagandahang panlabas ay nanggagaling mula sa kagandahang kalooban. Direk, pinag-uusapan. Direk, pinag-uusapan. Ibig mo sabihin, hindi maganda kalooban ni Shalala, kaya yun din in-exude ng kanyang ano? Mahirap na lang magsalita. I'm so... Oh, excuse me, wait lang. Iklaro na natin, maganda si Shalala, pero hindi pa nauuso yung mukha niya. I'm so beautiful. I'm excited now. Ang mukha mo pa 10,000 BC. Mauso ulit after 10 years. At least, ano? Yung hindi nagsashampoo. Hindi, pang National Geographic ang kagandaan. Di ba? At talagang ano na yan, mga uri na yan eh, talagang endangered. Uh-huh. Pero ang masasabi ko, 1, 2, 3, 4, inggit lang kayo. Naghahamon ka ba sa amin? Ang ganda-ganda mo. Pakain mo ngayon. Ay, nakamarami pa po kami pasabog at sorpresa dahil... Ito, huli ka gupit yung sigang nag-iitin. Toto, toto, hirit sa... Juicy!